today or actually ready na yung draft natin. And here we go, we have the Esmeralda, ang unang muka sa ban phase natin. Esmeralda, papakawalan yan if handa din talaga sila. Esmeralda kasi for me, parang lunok din katapat niyan eh. Kung mababurst daw mo sa Esmeralda, but I guess they just don't want Esmeralda. But, Madam Yuko, bakit po? Kapag bina ng Esmeralda, merong isang pwedeng ipick na kind of too obvious. Kasi, feeling ko letter H yung simula ng ano. Feeling ko nakita na din natin to kanina eh. Oh. And feeling ko ito yung may hadukin. Feeling ko din eh. Ibang hadukin siya na kami wave kasi yung kay Gord kanina. Ito hadukin talaga. One na eh. Hindi lang one blow. Maraming beses na blow na palipat-lipat, chrono dash with that hadukin follow up. It might be a harried first pick para sa side ng RR or ng Rumble Royale, but they didn't ban the Harry para sa side dito ng DHM. Handa ba silang pakawalan? Alright, so tingnan natin kung sino magiging first pick ng Rumble Royale. Apparently, they wanted the Kimmy. Anong pinagsasabi ng casters na to? Anong Harith? Hindi, Kimmy gusto Kimmy namin. Kimmy talaga yun, actually. They might be lang naman. Kasi simula sa letter H, Kimmy. Kimmy, pwede na. Oh, may hadukin din yan. Pwede naman. And tuloy-tuloy na energy transformation for us a Kimmy. Kasi, again, if may lineup kayo na Kimmy, gusto mong makapag-secure ng objectives rather na ipasok siya na ipasok sa team fight. Yes. Kung gusto mo man isama sa mga laban, usually nasa backline ka lang. Kasi sobrang vulnerable ni Kimmy and kailangan mo ng enough distance and proper timing para sa rocket niya. And that enough distance is ipoprovide dapat sa kanya nung possibly the tank or the support na mapipick dito ng Rumble Royale. Uy, nakita natin itong Kimmy Franco kanina. Sila yung mag-best friend. And another cool friend. Parang kanina lang to. Teka nga, parang ni-replay. Replay. Pero this time, this is the Dream High Esports. Alam mo, na-amaze ako sa pangalan ng Dream High Esports. Kasi, Dream High eh. Parang ando na yung meaning niya. Pero yung meaning niya, nakaka-inspire kumbaga. It's not just a name, pero Dream High, talagang literal, Dream High. Oo nga naman. Actually, yung Dream High, pag naisip ko yung Korean drama dati. Feeling ko yung team na to, sobrang gas-gas na ng line na yun. Baka hindi ba yun yung K-drama dati? Alam namin yan. Baka yun talaga. Mamaya, feeling ko tatanong natin yan mamaya eh. If ever, meron tayong chance na may ma-interview sa kanila. But anyway, hindi naman kami mali sa Harith pick, but the Harith will be picked instead ng side ng Dream High Esports here. Kasi nga, it might be the mage na possible ma-pick ng Rumble Royale, but inunahan nila. It could be a deny pick on the side ng Dream High Esports. And of course, the tank na Lolita na ginagamit nila pang counter din kay Kimmy, kumbaga, para maka-counter yung mga sagon ni Kimmy, energy transformation, and even the basic attacks. Tapos yung bulwark pa, di ba, pag binato sa yung pabalik, sobrang sakit niyan. Pero yung sa second rotation ban naman ng Dream High, we have Vaselina. Ayaw nila. Ng arrows. Rather than the arrows din, madam, ayaw din nila nung may mga traps sa damo. Kasi nakakatulong yun eh, para mag-vision. Vision, and then mag-check din sa demo. Makakasira din talaga yun ng rotation. Just like the Digi, actually, the Digi, mukhang hindi ko pa. Kanina nakita ko si Digi, pero hindi siya parang pinaka-priority. Kasi nasa match. But, despite having the Lolita pick, seeing that Lolita pick sa side ng Dream High Esports, they're still gonna go for Lunox. Pwede naman. Ang kailangan lang naman nilang gawin, maybe kay Thumbs or kay Kufra, try to zone out Lolita bago pumasok yung darkness, bago pumasok si Lunox in darkness form. Oh. Kasi, sayang naman, di ba, kung nag-ultimate ka, kahit nasabihin natin mababa yung cooldown, kung na-block naman ng shield ni Lolita, sad reacts only. Yes. That's right. But, the last pick will be Granger. Minalala tuloy ako sa, Team Amplify kanina. It's supposed to be a Granger daw, hindi daw Gord. But it's a last 3 seconds. I want Gord, then it's Gord. Kaya wala silang marksman. So sabi yung sa team mismo or yung player lang? It's a player. Oh. Well, okay. Yun nga naman kasi yung gusto niya, di ba? I rather play yung comfort pick ko or yung hero na I wanted to play rather than yung hero na ipupush mo lang sa akin. But yun ang mawawala sa inyo, team play or team communication, misunderstanding sa in-between ng teams nyo.
And well, pero ako sana walang miscommunication and team misunderstanding para sa series na to. Again, oh, guys, yeah, this is the last series for tonight. Rumble Royale versus Dream High Esports. Ang mananalo, pasok na sa MPL Season 4 regular season. Ayokong mamili kung sino, kung ano eh. Malamang tatanong nila, saan ka dyan? Kayo na lang mag-decide kung saan kayo pipili. Nakita ko kanina sa chat, napakadami na... Parang sila na yung nag-aaway doon talaga. Between the two teams kanina, Alpha pa lang. And actually, wala pa. Hindi pa nga naglalaro yung Rumble Royale. Ang dami na. Panalo po ba Rumble Royale? Ang dami. And then DHE, talagang pinupush din nila and Alpha. Lahat sila parang may fair amount ng supporters. Kanya-kanyang bit-bit ng mga taga-sigaw, ng taga-support, taga-comment. Like, alam niyo, iba kasi talaga yung ano, binibigay na boost ng mga supporters. Pag chini-cheer nyo, yung mga pro players, yung mga teams, kumbaga, na sinusuportahan nyo. But, here is the first game ng Rumble Royale versus Dream High Esports on our last series for today. And, mukhang tagu-taguan tayo. And tagu-taguan, maliwanag ang buwan. Pero for the side of Dream High Esports, we have, ay, wala pa palang pangalan. So, shut up muna ako dito. Mm-hmm. Here at the mid lane, tamang cut muna ng minion wave. Pero, ayun. Meron na. V1 on this Grok, Wise for this Harith, Zico on this Lolita, Dilar on this Leomord, and Iyaknu for this Ranger. Alam mo yung Iyaknu na yan, napapasin ko yan sa comments kanina. Oo, dami. Na ba si Iyaknu? Pero grade 7 lang pala ang kuya mo. Oo nga, di ba? Mas malakas pang mag-ML sa akin. Biruin mo yun, mas diba? Malakas pang mag-ML kesa sa iba dyan na ano. Na, alam mo na. But anyway, para sa side ng Rumble Royale, we have LeBron para sa Kimi. Louie naman on the Kufra. Gio is here on the Franco. Mark naman para kay Lunox and kay Daniel. Itong si Tams. At kanina nagtataka ako. Teka lang, parang baliktad yata yung mapa nila. Hindi. Nag-iba lang, nagkapalitan lang sila ng secure ng buff dito. Nagkapalitan sila. It's like the Rumble Royale is on the side ng Dream High na jungle. And then Dream High naman, andun din sila sa Rumble Royale na jungle. Kung parang mag-i-invade kayo, mag-i-invade din kami para quits tayo. Same-same lang. Same-same. Pero mukhang na, ano, nakakawawa dito. Itong si Rald. Is it Dilar or Dlar? Aya, Dlar. Rald na lang. Pala. Rald na lang. Leomord na lang. Oo, Leomord na lang. Hindi, feeling ko it's Rald na lang kasi nakakabulol na nga. Dlar. Dlar, Dlar, Dlar. Oh, pwede naman. Pwede naman. Pero Dlar. Meron nahihirapan nga itong si Dlar at the bottom. Hayun si lang. Rald. Pero ito, may level 4 na itong si Mark na pinaliguan ng Kesa Soul. Pero level 4 na rin ako na sinasabi mo ako yata si Harry na sinagasaan din. Neto, ni Grok sabay harang ng bato. Pero si Gio na iwan. Andito ka ba? Pero Gio is still gonna leave. Hindi na nila ginow. That's for heroes kasi ng Rumble Royale. Hindi ka na magkukumit dun. And hindi ka na mag-aasim pa. Mahirap na ako nag-asim nga siya dun. Kasi medyo mababa na din yung buhay niya. So kung pumasok siya, Eddie... Goodbye, the castle na suppress. And ayun, namatay ang Grok na to. Zaman Force nila pag din. Sinusubukan na habulin si Kimi. Pero apparently, nakamamba out ang Kimi natin. Yes, nakamamba out si Lebron. Kasi meron siyang sprint. Tamang takbo lang. But, they failed to secure the turret at the bottom lane. I was about to say na win-win situation sana doon yung Rumble Royale. If they were able to get that turret at the bottom lane. Same at the top lane. Pero this time, it's gonna be pushed by the side of Dream High Esports in the form of that Granger mo. May taga-pangalagang ano ah. May kanya-kanya silang taga-baby. Oo, meron sila nanny. I mean, kung tawagin niya, babysitter. Baby Granger and baby Kimi. Yun. Tama mga bebe-bebe lang. Pero ito, mukhang wala namang nagkakabebehan dito sa top lane para kay Tams. At kinikip niya lang yung kanyang farm dito. Hindi din siya nagmamaasim. Kasi, walang bebe si Tams kasi kaya na ni Tams sarili niya. Oo, oh, kaya niya na mag-isa. No? Ang daming taong ganun yung kaya na nila yung mag-isa. At lodi natin sila. Lalo na sa ML. Kasi instead of going in, trying to suppress the enemy, play safe ka lang eh. Mm. At least hindi ka namamatay. At least hindi ka masasabihan na feeder. Yes. You just have to keep the farm, to keep the XP coming in, rather than dying in a way na wala naman kayo magigain. Tama, tama. And here we have the first turtle of the game being secured by Rumble Royale. Medyo maganda yung starting nila, in fairness ha. Mm-hmm. Tuloy-tuloy din yung rotation nila dito para sa side ng Rumble Royale. And lahat, walang hindi nagtatrabaho para sa kanila. Pero nagtatago sa damuhan, mahuhuli nila dito ni Franco. Gio is here. Ew! Naku po, hindi nila maharangan. Boom! Pero Numinum Blast! Abot na abot, dulong dulo. Pero Chaos Assault ni Lunox dito. Free hitting everybody. They're gonna be taking another one as well para sa side ng Dream High Esports. Almost dying din itong si Mark at mukhang hindi na din papasukin talaga ng DHM itong si Lunox. And nakabalik na nga rin dun si Lunox, but they're trying to push and they're trying to kill itong si Lue.
mukhang na bang 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 napasayaw dun si Louie. Oh, I got that bang 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 sabi ni Granger. Oh, kinantahan ni Granger, pinasayaw naman, sumayaw naman itong si Louie. Kasi nga lang, no, yung pinaka consequence ng pagsayaw niya, na dedo siya. Oo, na sobrahan, napagod, overpatig. Oh, tama. Masyadong overpatig. Oo. Masyadong kakasayaw na overpatig, ayun na deads, pero hindi pa rin nila nagawang i-push itong middle turret sa side ng Rumble Royale. So, like we're saying kanina, both teams, ano, pantay lang eh. Pantay lang, hindi mo masasabi kung sino yung mananalo this game, sino talaga yung makakapasok sa MPL Season 4. But, ako, for me, kahit sino yung makapasok, pero pasok na pasok yung hook na yan, pero hindi na binladihan ni Gio. Kasi that's sa Lolita, hindi mo mababurst yan agad-agad, especially if you're teaming na hindi ka naman ganun pa masyadong nakapag-farm. Tama, pero in fairness ha, yung Granger na to, usually na-expect natin na early game, isang lane lang siya, tahimik lang siya, pero wait, mukhang na-hook na suppress, kaso na-stun pabalik, numinom blast being charged. Too late na! Naka-stun ng dalawa, kaso yung Granger, yung MM mo, namatay na. Namatay na yung bebe mo, pero mukhang susunod ko na rin sa bebe mo. Babay din kay Lolita at the top lane, nakaabang na pala sa damo. Mahilig din kasi sila mag-abangan sa damo eh. Oh, abangers, no? Mga abangers. Yun. Tapos, till death do us part pa yung peg ng Lolita at saka ng Granger. Oh, at least namatay sila magkasama at the top lane. Pero that's not good para sa side ng Dream High Esports kasi that's another two na madadadag sa side ng Rumble Royale. Plus, a turret na masisecure din ng Rumble Royale and they're trying to contest this turtle but the turtle still gonna be secure ni Harit habang hinahabol nila dito itong si Limor na naka-barbell pero lumalaban pa rin dito yung side ng Dream High Esports na pinasok-pasok dito ni Lunox. Lunox on a pre-heat, hinahabol din nila na itong si V na makakapag-touchdown din naman doon sa may Torre. Grabe, si Daniel winan B1 yung apat yata yun o tatlo pero may another hook na pasok sabay Tyrant's Revenge calling kami from Kupra and Kimi on the pre-heat pa din with the energy transformation na minimblast na naman kaso that will cost him to die. Para kay Lolita wala nang follow-up talaga yun. Imagine yan, Madam Yukon nangyari. Hayun, medyo nagkamali ata ng positioning tsaka ng galawan yung Dream High Esports doon and among that 2 or 3 kills from the mid lane, meron pang isang turret sa bot lane. Medyo tumaob ang vapor natin dito ah. Medyo ano nagnakapag-snowball na. Oo, yung tumaob na agad. Well, at least on that team fight, pero they have to keep on holding para sa side ng Dream High Esports. Keep holding on. Oh, Dream High nga naman. Oh. Dream High nga naman. Kailangan makuha mo muna yung Dream, pero nice dodge coming from Lue. Kundi masasagasaan talaga siya doon ng ano, ni Chip ba to? Ni Chip ba to? Ngayon na lang ulit bumalik si Chip Bato. Oh, ayan, si tagal Grock. Din na wala niya. Laging nasa banning area nasa yan eh. Napakape na yan na matindi-tindi itong si Grock sa banning area. Pero kasi kapag ka-Grock, kapag pinapalabas mo, ang hirap din niya masuppress. Super bilis din kasi ng ano, ng... one reason why Grock is being banned, by the way, is because grabe din yung wave clear niya. And ayun nga, pag nasuppress mo, really, Grock, nasuppress mo? Sayang lang yung skill. Pero dito sa may bandang likod, mukhang nanggigil-gil. Etong si Wise, nahinarangan na naman nila dito si Lue. Pero Lue, naiwan na nga. Pero andito pa rin ang backup. Hindi ka namin iiwan. Kahit asagasaan ka na ng bato, Numinon Blast, wala naman flicker na kasunod. Hindi na rin sila kahabol para sa side ng Dream High Esports. Okay naman yun. Slowly but surely, nakakahabol na ng kills ang ating Dream High Esports. Shielding for days. Kaya ko to. Go, bebe ko. Sabi ni Lolita. Yeah, chini-cheer din siya ni Granger. Sige. Nahawa na ako sa ano, sa term mo na bebe. Ano ba yan? Ganun kasi talaga eh. If may Kimi kayo, if may marksman kayo, talagang ibebebe sila ng mga support. Ibebebe. Kumbaga. Kasi you want your marksman, you want your core, kumbaga, na makapag-farm ng maayos. Tama. And makapag-item ng mabilis. And eto na nga, mabilis din na na-takedown dito yung turtle at the bottom lane ng side ng Dream High Esports. Yun ang kagandahan sa side ng Dream High Esports. Even though mas marami yung kills dito ng Rumble Royale and even though the objective is bawas-bawas na rin para sa side ng Rumble Royale, nasa-secure pa rin nila kahit papano yung turtle. That's the second turtle actually. Pero nasagasaan nila. Etong si Daniel na mag-isa na tinamaan din ang Numinon Blast kapag nabuhay 20. Pero patay na nga dito. Etong si Daniel talaga. Kinain niya lahat ng skills nun eh. Numinom blast, tapos nag-wild charge pa. Ewan ko na lang kung makakalabas ka pa doon ng buhay. Nakuhuyog ng apat. Hapdi. Hapdi na. Nazerg out siya doon at the top lane eh. He's just trying to push though. Almost na ma-push niya dito yung turret at the top lane against Dream High Esports. But Dream High Esports, aside from killing the turtles, the other objectives, they have to push. Kaso ang hirap dito sa nila, how to push if napaka-active din sa mapa ng Rumble Royale. Tama. And I think medyo na-disrupt yung
rotation ng DMI Esports dito. Kasi, let's say na, yes, nag-rotate sila. Laging, they have to look out for Franco's hooks tsaka yung pagpasok bigla ni Lunox. Kasi, let's face it, medyo, hindi pala medyo, mataas na talaga yung damage output ng Lunox sa yung kayang-kaya na niyang tumunaw 9 minutes in. Yes, kita mo naman yung items niya. Meron na siyang Magic Wand and meron na din siyang Blade of Despair. And meron pa siyang shoes na additional magic damage din. Nagsisimula na magbuo dito yung Kimi rather. Magsisimula na siyang bumuo ng mga magic items niya para sa energy transformation. And imagine na maximum charge pa para pang last hit kung sakaling mag-flee away ka. Mm-hmm. The magic damage is just great, pero ang hihilig mag-abang. Teka, chismisa muna tayo dito. Anong ganapes? So, kamusta tayo? Kamusta naman yung standing ng game natin? Pero they can't be there. Kasi lahat nasa bot lane eh. So, you know, Dominance Eyes being picked up by Grok and Athena Shield naman para kay Lolita. Naku po, na-surprise lahat na lang sinalo bigla ni Harith. Pero nakamamba out, pero hindi. Umabot and not enough to sustain. Nakapag-sidestep siya doon, kaso hindi talaga kinaya. Hindi talaga kinaya kasi apat na yung nasalubong niya. Wala din siya backup dun, madam. And katulad na ito ni Vibat V, at least makunat-kunat siya, unlike the Harith kanina, gulat siya dun, nasalubong siya ng lima. Grabe. Parang nanahimik ka lang biglang, bakit may biglang limang tumalon sa parang akin? Parang ano eh, natutuwa ka pa, uy, kakapush ko lang. Biglang, surprise. Surprise, yo. Yo. Sad. Yo, andito kami, yo. Pero nagsisimula na sila sa Lord, yo, para sa side ng Rumble Royale. But I guess this Lord will not go uncontested kasi pakalat-kalat din dito around yung side ng Rumble Esports. But the damage, ang bilis lang mag-take ng Lord, sort of, para sa side ng Rumble Royale. Pero mukhang binibait out lang din nila yan eh, para makapag-commit din dito yung Dream High Esports. They're looking to for a Lord steal para sa side ng Dream High kasi hindi nila mag-steal yan kasi si Berg Vale tinawag na rin kasi naipit din siya sa apat with an Umanam Blast. Tinamaan yung tatlo pero may ipit pa rin nila itong si Mark na huli dito na pinagbe-bang-bang-bang ni Iyakno na shutdown with a double kill at mukhang kukuha pa siya ng triple kill dito sa bolang tatalbog-talbog and there you go! Triple kill para kay Granger Iyakno. Iyak sila eh. Oo, umiyak sila dahil kay Iyakno. 3-1 in favor of Dream High Esports. Pero may Lord yung Rumble Royale, but level 1 Lord pa yan. So medyo mabilis ang takedown pa yan. Mabilis pa yan mapabagsak, lalo na ng isang Granger. Rhapsody. Kasi ang sarap mag-rhapsody kapag tinatamaan ng tinatamaan. But wait, there's more. Hello, nandito po si Daniel. Kumakatok po sa inhibitor's turret nyo sa may middle lane. They have to go back at least para sa side ng Rumble Royale. They have to defend. Ito din yung threat ng isang Tams. Kaya niya din mag-split push. Oh, split push for days din siya eh. And pansin ko, tanky tsaka mataas na yung lifesteal ng Tam. So, if ever may 5v5 fight ulit sa Rumble Royale, pwedeng siyang mag-frontline or siya yung magiging in charge of cleanup. Yeah, clean up lang. And mamay magkakatapatan sila in terms of the lifesteal na ito ni Leomore. But right now, mukha naiipit nila itong si Kufra na binuhusang lahat. Kaso hindi man lang napangalahati ang buhay. Rather, yung mga nasa likod ng nangalahati ang buhay. At nauna pa nga dito si Franco na walang makita kasi lahat sila nasa brush. Lahat sila nasa brush doon. And Franco is way nasa harapan. And si Daniel naman, yung hinahabol. Daniel Gabaco, Toran has been committed. Pero hindi enough yung lifesteal na nakukuha niya. Lue as well, bouncing baby ball. Kaso wala naman din siya tinatamaan dyan. Mukhang magiging hap dito si Mark. Ang Granger. Hap din ng Rhapsody na kinantahan pa ni Granger. Oh! Death Sonata! Hinele ka na sa sobrang hele. Patay ka pa. At mukhang si Lue, meron din namang immortality yan. But Lue, he's still gonna die even after the revive from the immortality dahil ang dami ng Dream High Esports doon. Franco, nandito ka pa. Mukhang nag-audition na sila. Grabe yun. Isang mali lang ng Rumble Royale nag-steamroll bigla yung Dream High Esports and that is game 1 going over to Dream High Esports. Wow. Dream High indeed. Dream High indeed. Alam mo, honestly ah, hindi naman natin mapagkakaila. Early game, Rumble Royale had that game. True. Rumble Royale, napakaganda ng rotation nila.